Pagod na ako sa spoiled child attitude mo. Nakuha ni Kevin ang shirt ni Jason nang mahuli siya ng kanyang mga tauhan. I said I want my mommy. Umungol pa rin siya habang kinakaladkad siya pabalik sa sasakyan. Dapat wala na tayo isang oras na ang nakalipas. Tumatakbo lang nang hindi mo alam kung nasaan ka at kung saan ka pupunta. Galit na sabi nito, sabay tulak sa kanya papasok ng sasakyan. Stupid child, ungol niya. Stupid adult, sabi pabalik ni Jason. Pinanliitan siya ng mata ni Kevin. What did you say? Daddy is going to beat you so bad. Biglang hinawakan ni Kevin ang baba niya, dahilan para mapaharap siya sa kanya. You listen to me, mababa niyang sabi. You are going to behave yourself and be a good boy by sitting your ass down. Is that understand? I'm like daddy. I don't understand stupidity. Naiinis si Kevin. Papatayin siya ng makulit na ugali ng batang ito. Inaasahan niyang uungol siya at tatahimik at matatakot. Ngunit hindi, kailangan niyang gampanan ng matapang na bata. Paano niya ito makokontrol kung hindi siya tatahimik? May lakas ng loob si Jason. Anong klaseng bata siya? Anak ni Hayden. You're gonna regret those words, little Montemayor. You are a little Montemayor too. Umiling si Kevin. You have a very big mouth for such a little man. Daddy said to use my mouth against bad people, until I'm big enough to use my fist. Proud niyang sabi. Naikuyong ni Kevin ang kanyang panga habang ang kanyang kamay ay halos mapunta sa masakit pa rin niyang tenga. Matalas ang ngipi ng stupid kid na ito. And are not you scared that I'm going to hurt? Not as hurt as you when daddy comes. Trust me little boy. You will lose your big mouth soon. Sabi niya, sabay tingin sa bintana. Nakakunot ang noo ni Jason na nakatingin sa ibaba, nagtataka kung bakit hindi pa siya nahahanap ng kanyang mga magulang. Ang kanyang matapang na batang maskara ay unti-unting nabibitak, upang ipakita ang takot at lungkot na kanyang nararamdaman. Ngunit hindi na siya muling iyak sa harap ng kanyang tiyuhin. Sa kabilang banda, si Sofia. Lucas, kung may alam ka, pakiusap. Kailangan mong sabihin sa amin, nakikiusap kong sabi. I promise Sofia, wala akong alam. Sabi niya na nanlalaki ang mata na nakatingin sa pagitan namin ni Hayden. Maaari ko kayong tulungan sa lahat ng bagay, pero hindi ko alam kung nasaan si Kevin. Matapat niyang sabi. Karaniwan ay siya at si Donna ang gumagawa ng lahat ng mga desisyon. Desperado ako ngayon. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Bago pa makapagsalita si Hayden ay bumukas ang pinto at pumasok si Daddy Brian. We have Donna. She was on her way to the airport. Sabi niya at nag-walk out. Hindi na kami naghintay ng isang segundo bago siya sumunod. Airport. Sinubukan bang umalis ng bruhang iyon kasama ang anak ko? Sinusubukan ba nilang kunin ang anak ko palabas ng bansa? Nauubusan ako ng pasensya, at ang tanging nararamdaman ko ay ang aking galit at takot. Hindi ko kasi alam kung nasaan ang anak ko at may kasama siyang psycho, nagalit sa lahat ng walang mahalagang dahilan. Bumaba si Daddy Brian sa hagdan patungo sa basement. Pumasok kami para makitang hindi madilim ang basement gaya ng inaasahan ko. Talagang may sikat ng araw na lumalabas sa malaking bintana at malinis ito. Dumapo tuloy ang mga mata ko sa babaeng nanganak sa akin. Tumingin siya sa lahat, bago dumapo ang mga mata niya sa akin at nanlaki sila. Bago pa siya makapagsalita, mabilis akong naglakad papunta sa kanya, wala nang pakialam sa relasyon namin sa kanya. Lumagpas siya sa linya, at kung iniisip niya na walang limitasyon ang pasensya ko, mali ang iniisip niya. Sinubukan ni Hayden na hawakan ang kamay ko, pero hinila ko iyon at pinuntahan ko siya habang iniipit siya sa pader. Napatingin ako sa kanya sa mga mata, at nakita ko ang takot sa kanya. Ngayon gusto niyang kumilos na natatakot. Nakakatawa ang babaeng ito. I'm done with this. Where the hell is my son? Pinulot ko ang kamay ko sa leeg niya. Sweetheart, please. Pinutol ko siya sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak ko sa leeg niya, na mas lalong nanlaki ang mata niya. Save it, and tell me where the hell is my son. Galit kong sabi sabay hila sa kanya palayo sa pader at malakas na hinampas ito. Umubo siya para kumalas sa pagkakahawak sa leeg niya pero mas lalo ko lang siyang hinigpitan. Sofia, umubo siya. I'm your mother. You are not my mother. Sumirit ako kagat ang ngipin ko. Sinira mo ang buhay ko. Putol ko. Nasaan na ang anak ko? Sumigaw ako ng malakas. Lumapat ng gusto ang tuhod ko sa tiyan niya.
Napabuntong hininga siya, at napahiga sa sahig ng bitawan ko siya. Napasinghap siya sa sakit. Pagod na akong maging magalang. May magagawa ka sa akin maliban sa pagkuha sa anak ko. Napahawak ako sa buhok niya at hinila siya patayo. Nasaan ang anak ko? Tanong ko ulit at hindi na siya umimik, at nanatiling nakahinga ng maluwag. Nagngalit ang ngipin ko at ang likod ng kamay ko ay malakas na dumapo sa pisngi niya. Umiyak siya ng malakas, pero wala akong pakialam ngayon. Paulit-ulit kong hinahampas ang magkabilang gilid ng mukha niya. Napagod ako sa mga pag-iyak niya at kawalan niya ng mga salita, kaya inangat ko ang kamao ko bago siya sinuntok at nagpakawala siya ng mas malakas na iyak. Stop please. Magsasalita na ako. Malakas na sabi niya habang nakatingin sa akin at ngayon ko lang nakita ang mukha niyang duguan. May lumalabas na dugo sa gilid ng kanyang bibig, at namumuo ang mga pasa sa pisngi at kaliwang mata. Maaaring nakaramdam ako ng sama ng loob at pagsisisi ilang araw na ang nakalipas. Pero sa ngayon, galit na lang ang nararamdaman ko sa kanya, nang magsimulang bumaon sa akin ang pagtataksil niya. Magsalita ka na, napaungol ako, sabay hila ulit sa buhok niya. Isa pang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Papunta na siya sa Italy. Mabilis na sabi niya, nang makitang itinaas ko ulit ang kamao ko. Italy, bakit, putol ko, at saang airport? Hindi ko alam. Umiyak siya, at sinuntok ko ulit siya, nang walang dalawang isip. Okay, yung private airport na pinupuntahan ng daddy mo dati, nung bumibiyahe siya. Sabi niya na mas lalong umiyak. I'm sorry, Sofia. Gusto ko pang magtanong pero wala kaming oras. Kailangan naming pumunta bago niya makuha ang eroplanong iyon. Halika na baby, let's go. Narinig kong sabi ni Hayden na mahinang humawak sa bewang ko, para hilahin ako pataas habang hinahayaan ko siya. Doon ko lang napansin ang mga luhang nagbabadya ng galit. Halika na, sabi niya, at iginiya ako papunta sa pinto. Don't worry baby, kahit makarating siya doon, sa Italy nakatira si Nick. Hindi siya masyadong nakakalayo. Sinubukan ni Hayden na panatag ang loob sa akin habang nagsimula siyang magmaneho ng mas mabilis. Bumuntong hininga ako at umiling. Hinawakan niya ang kamay ko at bahagyang pinisil. Na-tense siya, nakikita ko ito. Matigas ang kanyang ekspresyon ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado, at makatuwiran na hindi na niya magagawa kapag nakuha na niya ang kanyang mga kamay kay Kevin. Ayoko siyang nasa eroplano kasama ang psycho na iyon, sabi ko sabay iling. Hahanapin natin siya. Tumingin ako sa bintana, at tahimik na nagdadasal na makarating kami sa tamang oras. Sa kabilang banda. Napangiti si Kevin nang maramdaman niyang umaandar na ang eroplano, finally. Kung nawala sa kanya ang lahat, ganoon din si Hayden. Pagkatapos ng kanyang pinakamamahal na anak, siya ang mag-aalaga sa kanyang asawa. Ang kanyang plano ay hindi kailanman upang patayin ang bata, itapon na lamang siya sa isang ampunan sa gitna ng kawalan na walang katibayan ng kanyang pagkakakilanlan o legal na mga papeles. Walang paraan para mahanap ni Hayden ang kanyang anak. Left alone and abandoned, parang siya, lumipat ang kanyang tingin sa maliit na nakatitig sa kanya, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Naalala nito noong una niyang nakilala si Hayden. Nanatili ang tingin ng bata sa kanya, hindi nagsasalita. Parang pinag-aaralan siya, naikuyong ni Kevin ang kanyang panga, bumabalik ang kanyang puot at selos na pumupuno sa kanyang puso. Mararamdaman din ng anak niya ang nararamdaman niya. Lumaki sa isang pamilya, kung saan lagi nilang inuuna ang kanilang biological son kaysa sa kanya, palaging nagbibigay ng dahilan na siya ay mas matanda. Naganap na kalokohan. Dahil lang sa mas matanda siya ay hindi ibig sabihin na mas karapat-dapat siya kaysa sa kanya. Kinasusuklaman niya ang katotohanan na siya ay tinanggihan at itinapon sa isang ampunan. At inampon dahil lang nagkaroon ng problema ang pamilya sa pagkakaroon ng isa pang anak. Kung may iba, nasa ampunan kaya sila noong una. Ngunit hindi na ito mahalaga, dahil pareho rin ang kapalaran ng kanyang anak. Pagkatapos ay kailangan niyang alagaan ang kanyang asawa. Si Hayden ay hindi magkakaroon ng sandali ng kapayapaan o kaligayahan. Hindi siya papayag. Hindi siya magkakaroon ng sandali ng kapayapaan hanggat hindi niya ito nawasak. Biglang bumagal ang takbo ng eroplano bago tumigil na ginawang ilipat ni Jason ang tingin sa kanya at patungo sa maliit na bintana. Umupo si Kevin. What the fuck happened? Bakit mo pinahinto ang eroplano? Sigaw niya sa piloto. Nang wala siyang makuhang sagot, ungol niya at galit na tumayo na naglakad palapit sa kanya. Hindi mo ba ako narinig, idiot? Putol niya.
Ano ba ha? Napahinto siya nang makita ang tatlong itim na sasakyan sa harap ng eroplano na nakaharang sa daan. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pinanood ang paglabas ng dalawang lalaki sa mga sasakyan, ang mga tingin nila ay nakadikit sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa likod ng eroplano nang buksan ng isa sa mga flight attendant ang pinto. Umumul siya at inilabas ang baril bago hinawakan ang braso ni Jason habang papasok si Hayden sa makina. Napatigil siya nang dumapo ang tingin niya sa kanila. Hinugot niya ang kamao na halos hindi tumitingin sa kapatid. Normal pa ba na mas maturity si Jason sa'yo? Putol niya. Huwag kang stupid at palayain mo ang anak ko. Stupid ka, ungol ni Kevin. Kukunin ko pa rin ang anak ko, sabi ni Hayden. Pero mas lalo lang akong ginagalit ng ugali mo. Ngayon ibalik mo sa akin ang anak ko. Akala mo hindi ko siya sasaktan. Ilabas mo na tayo at walang magiging problema. Naikuyom ni Hayden ang kanyang panga. Isa kang mahinang dahilan ng isang lalaki. Siya ay napabuntong hininga. You are acting like a spoiled brat. Bakit? Galit na tanong niya. Dahil ampun ka at ako ang pumalit sa kumpanya. Ungol niya. Get over it. Putol niya. Mayroon kang mga kotse, isang magandang posisyon sa kumpanya at isang lugar sa puso ng mga magulang. Sinabi niya. At ang lakas ng loob mong magreklamo. Siya ay napabuntong hininga. Napatingin siya sa kanyang anak na puno ng luha ang kanyang mga mata habang nagsimulang manginig ang kanyang maliit na katawan. Hindi na ako nagbibiro, ibigay mo sa akin ang anak ko, bago kita patayin ngayon din. Malakas na sabi niya na lalong nagalit sa mga segundo. Kumuyom ang panga ni Kevin, bago dahan-dahang ibinaba ang baril. Come here Jason, tahimik na sabi ni Hayden na nakatingin sa anak na walang pagdadalawang isip na tumakbo sa pagkakahawak ni Kevin. Sinulyapan niya ito bago tumakbo sa kanyang ama na bumaba sa kanyang level na nagbukas ng kanyang mga braso. Pinulupot ni Jason ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, at hinayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. I was so worried my little prince. Mahinang sabi ni Hayden habang tumatayo, kitang-kita ang relief sa buong mukha niya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, sabay halik sa pisngi nito. Are you okay? Tanong niya, at tumango si Jason na isinandal ang ulo sa balikat ng ama. Hinalikan niya ang noo bago inilipat ang tingin kay Kevin. Huwag mong isipin na tapos na ito. Sumirit siya. Marami tayong dapat gawin. Bumaba ang tingin ni Kevin. Turning his hands into fists. Come on, let's go before your mom loses her hair. Napabuntong hininga siya na lumingon sa exit pagkatapos na magnakaw ng isa pang sulyap sa kanyang kapatid na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Sophia. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Hayden na naglalakad palabas ng eroplano habang nakaakbay si Jason. Mabilis akong naglakad palapit sa kanila. My baby, finally. Kuminto ako sa harap nila, at sinuklay ang kamay ko sa buhok niya. Inalis niya ang mukha sa mukha ng ama at tumingin sa kanya. Nadurog ang puso ko nang makitang tumutulo ang mga luha niya. Mommy, humihikbi siya sabay abot sa akin. My love, napangiti ako sa mga luha ko habang nakayakap sa kanya. I was so worried baby, umiyak kong hinalikan ang buong mukha niya at sinubsob niya ang mukha niya sa balikat ko. Are you okay? Tanong ko habang nakatingin sa mukha niya. Nabulunan siya sa hikbi nang maramdaman ko ang mga luha niya sa balikat ko. Yes, mas humigpit ang yakap niya sa akin. You are not hurt, are you? Tanong ko ulit at umiling naman siya. Tumingin ako at nakita ko ang dalawang lalaki na hinihila si Kevin palabas ng eroplano. Nakatitig sa amin ang tingin niya na punong-puno ng galit at puot. Inalis ni Jason ang mukha niya sa balikat ko at pinunasan ang mga luha niya bago ibinaling ang ulo sa direksyon nila. Napatingin si Hayden sa kapatid nang huminto sila sa harapan niya. Babayaran mo ang bawat luhang lumabas sa kanilang mga mata. Nakakuyom ang panga niya. Sana alam mo, lumapit siya. I could kill you right now, but that would be too fucking easy. Matigas niyang sabi bago tumalikod ng kaunti. Alam mo ba na mayroon akong dalawang kaibigan sa kulungan, ngumisi siya, kaya halos manlaki ang mata ni Kevin sa takot. Tinaasan ko siya ng kilay. Paano? Hayden dapat na tayong tumawag ng pulis, sabi ko sabay hawak sa anak ko nang mas mahigpit sa dibdib ko. Hindi pa, ngumisi siya bago tumingin ng masama kay Kevin. I think we need a little family reunion, brother. Malamig na sabi ni Hayden na humawak sa leeg ni Kevin. Kailangan mo ng kaunting disiplina.
At dito na po, nagtatapos ang part 17 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.